Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobin ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Ang issue dito is yung Malacanang, si Bongbong. Siya yung lanong latan to eh. Kung yung tao na yan maliit, isang farmer, isang taxi driver, isang simple na tao, putya, kulong yan eh. Imbestigado yan eh, inoperatan, baka patay pa nga eh. Pero ito, presidente ng Pilipinas, lahat kayo naduwag, natakot kayong lahat, o lahat, o nabili kayo. Sampal-sampalin ko pa kayo ng sapatos ko na tinapa ko sa ebak ng ano, ng aso. Sampal-sampalin ko, mahanip kayo, nayo pa kayo. Ang nagsisinungaling, yung presidente ng Pilipinas, yung PDEA, nagsisinungaling, nga walang niya kayo sa administration. Kasi alam niya namang mali eh. Alam niya namang buta eh. Pero pinagtatakpan ninyo. Doon lalong magagalit ang taong bayan. Marami ang hindi natuwa sa nangyaring investigasyon sa Senado patungkol sa mga dokumento na nagkasabi ng pulboron si BBM. Dahil ayon kay Captain Dado at sa karamihang mga komento, ay si BBM ang dahilan ng lahat ng ito at yun ang dapat na malaman at maimbestigahan. Hindi kailangang sirain ang taong nagkasabi lang ng katotohanan na si dating PDEA agent Jonathan Morales, nakitang-kita ng lahat na nagkasabi lang ng totoo at katotohanan. At siraan nyo na siraan yung tao, yurakan ninyo, putragis kayong mga animal kayo sa Senado. Animal kayo, mga walang ya kayo sa administration. Kasi alam nyo namang mali eh. Alam nyo namang buta eh. Pero pinagtatakpan ninyo. Doon lalong magagalit ang taong bayan. No? Kami, magagalit na naman kami. Ayaw na namin ma-involve, nananahimik na lang kami. Yung mga hinayupa kayo eh. Si Morales, lumalabas at the end of it, no? To date, so far, siya ang mas credible sa lahat. Sa akin pananaw. Hindi credible si Bato. Sorry Bato, hindi ka credible. Hindi credible ang Senado lalo. Kasi yung Senate ginagamit na mag-imbestiga para i-downplay yung maglalabas ng katotohanan. Pero nagagamit yung Senado ngayon para itigil yung paglabas ng katotohanan. Hindi nyo ba nakikita yun? Tapos noon, hindi credible ang lalo na si General Lasso at yung ibang taga-PDEA. Wasak na sak yung institusyon. Kung ako lang nakapuesto, pasasara ko yan eh. Papapalitan ko kayo ng lahat. Animal kayo, sinusweldo kayo ng taong bayan. Tapos ganyan kayo. Magpapagamit kayo, sipsipang kayo, lahat kayo, pati senador. Senado, pasara ko kayo eh. Mga hayop kayo. Kawawa talaga ang Pilipinas kasi tayong apektado tayo. O de, sinong natitirang, hindi rin credible ang Malacanang. Kasi de, ang issue dito is yung Malacanang, si Bongbong. Siya yung lanong latan to eh. Kaya nga nagkaroon ng operation report, kaya nga merong informant. At that time, 2012, putya, bangag na bangag, nagjujuts. Kaya nga yun ang dapat mapatunayan. When the topic is the President of the Republic. Serious talaga yon, serious yon. Gusto ko maintindihan nyo, ha? Yung pagkakalabas ng impormasyon na yon, eh masama kasi ang pinag-uusapan, Presidente ng Pilipinas. No, serious yon. Pero huwag kayong malilito kasi mas serious na kung totoo yung impormasyon na yon. So yung pagkakalik ng information, isa yon na dapat ayusin. Isa yon. And not really the should be the focus, not the focus, the main focus of the investigation. The real focus of the investigation, Senate investigation, is to find out once and for all if the president who is the subject of such the report, such a report or an operation, a pre-operations report, or such the subject of a disposition of a witness, an informant, kung totoo o hindi, yun yung talagang dapat ma-focus because that person na bongit is now a sitting president, which makes it a complicated ek-ek because he can anytime from now
to the future, gamitin yung kanyang posisyon na bangag na nga siya sa utak, mentally, question mark, that we should really find out because it's a national concern which may bring the Philippines to a state of war. Yun ang nakakatakot. But to, you should look at it that way. Hindi yung, kasi lalo na ngayon, yan nga, marites-marites na yan, tapos ng presidente ng Pilipinas ang involved. Putragis. Ang mas delikado dyan, yung laman nung object of that report. No? Yun yung concern. And PDEA, being a Philippine Drug Enforcement Agency, ang concern ninyo, ganun din dapat. Imbestigahan ninyo kung yung tao na yan maliit, isang farmer, isang taxi driver, isang simple na tao, putya, kulong yan eh. Imbestigado yan eh. Inoperatan, baka patay pa nga eh. Pero ito, presidente ng Pilipinas, lahat kayo naduwag, natakot kayong lahat, o lahat, o nabili kayo, na questionin kung magkano ang binayad sa inyo. Kasi ako rin mismo, yun ang tatanong ko sa inyo, sampal-sampalin ko pa kayo ng sapatos ko na tinapa ko sa ebak ng ng aso. Sampal-sampalin ko, mahanip kayo, nayo pa kayo. Kasi may batas tayo. Kung maliit na tao, ina-apply niyo yung batas, pero pagka mataas na tao, pagkakakitaan ninyo, o kaya meron kayong preferential treatment, o gagamitin yung negosyo. Because at the end of the hearing, I would like to have proven, at least to myself, as the chairman, na hindi nagsisinungaling ito. Because kung hindi ito nagsisinungaling, ang nagsisinungaling, yung presidente ng Pilipinas, yung PDEA nagsisinungaling. Ganun dapat ang mentalidad ninyo, mga... Kasi, ang kinaka-establish yun dyan, kung nagsisinungaling lang yung presidente o hindi. Na? Kasi masama ang Pilipinas, ang lagay natin, kung nagsisinungaling ang presidente. Hindi mo patapusin yung... Nakikinig ako eh. Ba't hindi mo patapusin yung Morales? Anong klase? Pinapatapos mo yung PDEA magsalita, si Lasso. Bakit? Kasi nag-abot kayo. Upper class mo. Mali naman yun. Ang trabaho ninyo, PDEA, tsaka Bato, number one na trabaho ng PDEA, tama naman yung sinasabi ni Morales. Imbestigahan ninyo. Bakit nyo nasisiraan si Jonathan? No? Ba't nyo babarilin yun? Ang malaga, yung message na sinasabi niya that the president was once upon a time involved in a drug sniffing session ng cocaine somewhere in Makati, Raquel. Yun ang importante doon. Ngayon, ba't yung barilin yung messenger na tarantado to, maraming kaso to, etc., etc.? Hindi nga convicted eh. Acquitted nga eh. Yung ginagawa kasi ninyo, lalo nagiging credible yung tao. Lalong maniniwala yung tao sa kanila. So kung lalong naniniwala sa kanila, ano ibig sabihin nun? Lalong nakikita ng tao, tarantado presidente natin, sinungaling. Hindi ba nakikita yun? Nakakadepensahan ninyo sa presidente, lalong nagigipit. Sa tingin nyo ba, hindi pa nabababoy yung PDEA? PDEA? Question mark, how she got that information? Still has to be addressed. So what? Sabi nung Ale, matapang yung Ale. So what? Hindi bali siyang makulong, hindi bali siyang kasuhan, basta lumabas ang katotohanan. You should appreciate the person na naglalabas ng impormasyon. Why shoot down the messenger? Why subject her to an honest-to-goodness investigation? Dapat itong investigahan yung lintik na nandoon sa doon sa impormasyon na yon. Diretso. Kaya't patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Tama ang mamamayan. Pagnanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Binigyan ni FVR at CBBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FVRRD na mabago. Parang nasiguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyerno.
tanong ito. Hoy gising, huwag matulog sa pansita. Kakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Visayas. Sino amang matatapang na maglilid at kami susunod sa aklasan? Sangusawa na kami at dahil sobrang mahal na nang bilhin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katiwalaang ginawa nila. I love Philippines. Si Inday Sara, pati si Tatay Digong na biktima sa Duterte. Lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa na ang taong bayan, kung manatili pa yan sa pwesto. Bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa 2 taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kilalanin niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa impyerno. Akala ko itong Marcos at Duterte na tandem nung eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at VP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsuporta sa Marcos kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years nasira ang economy ng Philippines. Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan na. Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala na sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Karabi ng government, yung binoto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunot lang. Natakang lang kami. Bakit ito palang first lady ang walang advocacy? Samantalang lahat na nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocacy niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.